Gusto mo bang iiyak ang karelasyon mo kung hindi ka niya nakikita o hindi ka niya nakakausap at hindi ka niya natatawagan? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At bago ko umpisa ng lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis Catherine De La Cruz, Alice Sotero from Bahrain, Normally Tagalo from Macau, Chinmark Rasco from Saudi Arabia, Edo Pangkatan from Dubai, Leticia Indoy, Jean Malapa from Bahrain, Maria Catherine Libon from Hong Kong, Lab Damayo from Oman, and last, Chichi Gintilis from UAE. Hello po sa inyong lahat, at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. So ngayon, ang aking isi-share sa inyo kung paano na magiging iiyak ang iyong karelasyon kung hindi ka niya nakikita, hindi ka niya tatawagan, at gustong-gusto niyang makasama ka niya palagi o gustong-gusto niya na makausap ka palagi at makikita ka niya. So ito ang aking isi-share sa inyo ngayon. Napakasimple ngunit napaka-epektibo. Kailangan lang natin dito ang mga kakailanganin nating gamitin upang magawa natin ang spell na ito para sa kanya. So, kahit sino ay pwedeng gumawa nito, babae to babae, lalaki to lalaki, mga magka-LDR at mga magkalapit, kahit magkalayo kayo sa isa't isa, kahit never pa kayo nagkikita, ay pwedeng-pwede mo itong gawin. And pwede rin ito gawin sa inyong ex. Halimbawa ay kayo ay naghiwalay na ng iyong ex, pwede mo itong gawin para sa kanya. Pwede rin ito sa mga nanglalamig na, at pwede rin naman ito sa mga okay naman ang relasyon at gusto nyo lang na iiyak ang taong ito. Hindi siya magiging masaya hanggat hindi kanya nakakasama. Kumbaga, ikaw lang ang kanyang kaligayahan. So, ang ating kakailanganin dito is materialis. Kailangan natin dito ng garapon. Ayan, babasagin na garapon. Kailangan babasagin na garapon. And syempre, kailangan natin siya ng takip, no? Kailangan natin ng takip. Kailangan natin dito ng medyo malaking papel. So, maliit lamang na papel ang aking ipapakita sa inyo dahil maliit lang din ang ipapakita kong example sa inyo. Maliit na papel at pulang panulat or marker. At kailangan natin ng bagay na galing sa iyong partner o sa iyong karelasyon. Ito sa akin ay ginawa kong example ay sing-sing. So, sing-sing, kung meron kang sing-sing niya, picture, medias, short, or mga ano, yung galing sa kanyang katawan, or kahit okay na yung picture na niya kung meron ka. Kailangan din natin dito ng pulang panali or sinulid kung ano man ang meron ka na pula dyan na pwede mong ipangtali. So, ngayon, kailangan na lubos ang paniniwala mo dito kapag gagawa ka dito, kapag gagawa ka ng spell na ito, ay ang iyong number one na gagawin is ang tiwala. Kailangan tiwala at hindi ka mag-iisip ng mga negative kapag gagawa ka ng spell na ito. So ngayon, ang una natin gagawin ay simple lamang. Isulat mo lang dito, mag-drawing ka lang ng heart. So, gumawa ka lang ng heart. Gumawa ka ng heart, tapos sa loob ng heart, kailangan malaking papel ang ating kailanganin dito ha. Malaking heart. At sa loob ng heart, isulat mo din ng malaki ang pangalan at apelyido ng iyong target. At kung alam mo ang kapanganakan niya, isali mo na rin, pero kung hindi, wag na lang. At sa baba ng pangalan niya at apelyido is yung pangalan mo at apelyido na ikaw ang gumawa. So, kayong dalawa ang nasa loob ng heart.
So ngayon, kapag kayo ang nasa loob ng heart, and again guys, kung hindi mo sinulat dito ang pangalan, ang kapanganakan ng iyong target, wag mo na lang din isulat dito sa iyo. Kailangan pareho kayong dalawa. And ngayon kapag nasulat mo na ito, is kailangan na i-ano mo ito. Kailangan na ganunin mo ng dalawa mong kamay, kumbaga i-ano mo siya ng mahigpit na mahigpit, tapos kumbaga ipasa mo yung energy mo dito at sabihin mo dito ang iyong pakay. Sabihin mo dito pangalan niya at apelyedo, iiyak ka at hindi ka magiging masaya kung hindi mo ako makakasama. Ako lang ang kaligayahan mo. Gustong gusto mo ako makasama palagi. Gustong gusto mo ako makikita palagi. Iiyak ka hanggat hindi mo ako makakasama at hindi mo ako makikita. Ako lang ang lagi laman ng iyong isipan at hanap-hanapin mo ako palagi. So kapag ganun na kailangan higpit na mahigpit ang iyong pag-ano ha. Kailangan na pinasa nyo talaga dito ang energy ninyo. So ngayon kapag ganun na, nakapag ano na kayo, nakapag healing na kayo, ang gagawin mo is i-open mo lang ito din, ang papel na kung saan inano mo ng mahigpit. Ngayon, kung yung bagay na galing sa kanya, halimbawa ito ay sing-sing, relo, toothbrush, pwedeng toothbrush is baliin mo lang yon para putulin mo lang para maano, para magiging maliit, pwedeng medyas, pwedeng kahit anong nasa galing sa kanyang, pwedeng kwintas, earrings, or kahit na ano, i-ano mo, ilagay mo dito, pwedeng larawan niya, ilagay mo rin dito. So, sa loob ng heart, kailangan dito sa loob ng heart, tulad nito, is nilagay ko yung sing-sing, at ibalot mo lang din ito, dito sa loob ng sing-sing, ng papel. So, kapag nabalot na, kaya kailangan natin ng malaking papel dahil baka t-shirt yung nakuha ninyo, t-shirt, yung brief ba niya or yung panty niya or kahit na anong bagay na sa kanyang katawan or larawan. So, ganun din, ganunin nyo din, i-ano nyo ng mahigpit at ipasa nyo pa rin, ganunin nyo pa rin. Nasabihin mo dito na sa pamamagitan nito, pangalan niya at apelyido ng iyong target ay sambitin mo, iiyak ka hanggat hindi mo ako nakikita, iiyak ka hanggat hindi mo ako nakakasama, gustong-gusto mo akong magiging kasama palagi o magkikita palagi, at ako lamang ang iyong mamahalin, at ako lamang ang iyong kaligayahan, hindi ka magiging masaya kung hindi mo ako makakasama. So, ganun yung anuhin mo, kailangan na galing sa iyong puso ang iyong mga sinasabi, kailangan hinuhugot nyo sa iyong puso ang iyong mga sinasabi na habang kailangan mahigpit ng mahigpit talaga ang iyong pag-ano ha, kailangan mahigpit na mahigpit, dalawang kamay kung malaki, pero kung ganito isingsing lang naman ay okay na yun na isang kamay lamang, yung pinasa nyo talaga yung energy nyo sa ginawa ninyo. Ngayon kapag sinabi nyo na ang iyong mga kahilingan, iskunin mo itong ating panali. Kailangan talian mo ito. Talian mo siya. And habang tinatali mo, sabihin mo pa rin yung mga pakay mo na iiyak siya, hindi siya magiging masaya kung hindi kanya makakasama. Ikaw lang ang hahanapin niya palagi, hindi ka mawala sa kanyang isipan. Iiyak siya kung hindi kanya makakatawagan, makaka-text. Kumbaga sabihin mo na habang tinatali mo dito, at ngayon kapag ganito na is ilock mo siya ng tatlong beses. Tatlong beses ha ang iyong paglock dito. Kailangan ilock mo siya ng tatlong beses. Ayan, isang lock. Ilock mo siya ng tatlong beses. So, ngayon kapag nalock mo na siya, ang gagawin mo is ilagay mo dito sa loob ng garapon, at kung malaki naman ang inyong nakuhang bagay sa kanya, is malaki din ang garapon na gagamitin nyo. Ngayon kapag nandito na sa loob ng garapon, itapat nyo lang ito kunti sa iyong baba at sabihin nyo na naman ulit kung ano man yung
ano man yung hiniling mo, pangalan niya at apelyido, at sabihin mong iiyak ka at hindi ka magiging masaya kung hindi mo ako makakasama. Ako lamang ang laman ng iyong isipan, ako lamang ang iyong hanap-hanapin palagi, ako lamang ang iyong kaligayahan. Iiyak ka hanggat hindi mo ako nakikita, hindi mo ako natatawagan, hindi mo ako natitext. Yun ang mga sasabihin mo. Ngayon kapag natapos na, humiling ka na dito, ang gagawin mo, istakpan mo lang itong garapo na ito. At kung saan nga ba natin ito ilagay, humanap ka ng lugar na kung saan hinding-hindi ito maaarawan, hinding-hindi ito masisinagan. So, kailangan na hindi talaga ito masinagan at kailangan na sa paggawa mo ay okay lang naman na masinagan siya. At ilagay mo ito doon sa iyong paglalagyan na hindi masisinagan na kahit sa sinag ng araw ng 7 araw. At pagkatapos nun, kunin mo yung bagay na nasa loob at itago mo at yung papel pwede mo na itapon or ibaon or sunugin. And ngayon sis, kailan nga ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday sa ating paggawa. And kahit anong oras ay pwede. And ngayon kung may mga katanungan kayo at hindi pa nyo naintindihan, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And ayun, don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.